Tayo magdiwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, pinatatawad tayo ng Diyos. Mas malaki ang pagmamahal ng Diyos kaysa pagkakamali ng tao. Pero kinakailangan lumapit tayo sa Panginoon. Umamin at humingi ng kapatawaran. At sa ating paglapit sa Diyos, lagi ipararamdam niya sa atin ang kanyang nag-uumapaw na awa at habag. Kaya magbalik tayo sa Panginoon. Taglay ang puso na nagsisisi. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan, mataimtim ninyong isipin ang Panginoon, at taus-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Nang sino mang baliw na mga has, subukin siya, ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaang ang loob sa lahat, ngunit hindi siya mapapayagang lapastanganin ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya, alam niya ang bawat katagang mamumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimig, yaong aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili't alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas.
Kung langit ang puntahan ko, pihong ikay naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng iyong kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking giningang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi siya ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siya na magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kapag naging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomoro na ito, mabunot ka at matanim sa dagat, susunod ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, ngayon po ay Lunes na sa 32nd linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga po. Nagkamali ka ba? Pumalpa ka ba? Nagkasala ka? Sinasabi po sa atin ng Diyos ngayon, tapos na yon. Natapos yon kanina. Ano oras to? Natapos yon 20 minutes ago. Kasi ngayon, bagong simula, bagong umaga, bagong araw, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kung pumalpak, we try again, we do better next time. Kung nagkamali, itama natin. Yung pagkakamali natin. Kung nagkasala, ihingi natin ang kapatawaran. Ilapit natin ito sa Diyos. Tapos na ang kahapon. Ngayon ay panibagong araw, panibagong simula. Mas malaki ang pagmamahal ng Diyos kaysa pagkakasala ng tao. Kaya nga po sinabi dito ng ating Panginoong Hesukristo, may nagkasala ba sa iyo? Humingi siya ng tawad. Patawarin mo. 7 nagkasala, pero 7 din humingi ng kapatawaran. Nagsabi, nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Hindi, patawarin mo. We live in an imperfect world. Kahit saan ka magpunta, makakakita ka ng mga tao na nagkakamali. Kasi kapag tumingin tayo sa salamin, ang makikita mo ay ang sarili mo na nagkakamali din. Pero dahil tayo ay tao, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan. We learn from our mistakes. Nagkamali, kaya nating magbago sa grasya, sa tulong ng Panginoon. Pero ito po ano, binigyan po tayo ng malaking babala ng ating Panginoong Hesukristo. O, nagkakamali ka, pero huwag mo namang akayin ang iba na magkamali din
Ang sabi po eh, napakalaki. Karumal-dumal, kasuklam-suklam. Napakalaki ang kasalanan ng isang tao na maging sanhi siya ng pagkakasala ng mga maliliit na ito. Yung bubang nagkamali na nga, nag-aya pa tayo ng iba. At ang sabi dito, maliliit, yung mga bata. Inimpluwensya natin na gumawa din ng masama. Kasuklam-suklam. Mabuti pa eh, talian ang gilingang bato. Kasi nga, ang laki-laki ng masama na epekto ng kasalanan na ginawa. Kasi naapektuhan pa, naimpluwensyan pa yung iba. Kapanalig, pwede po nating impluwensyahan ang iba. Nawa kung tayo mag-iimpluwensya, maging impluwensya tayo sa paggawa ng mabuti. Isang malaki pong privilege. Yung po bang may lalapit sa akin? Mga bata, tapos sasabihin, Father, gusto kong magpari. Ayan. Bakit ka ako? Kasi nakita ko kayo, pari. Isang ano po yan, karangalan. Yung po bang nakapag-influence, lalo na kapag may mga altar server papasok po sa seminaryo, gustong magpari. Kasi nakikita nila yung kabaitan, yung pagiging madasalin, yung pagiging malapit sa Diyos. O kaya kahit naman yung mga babae, lalapit din. Father, gusto ko magmadre. Eh, hindi naman po ako madre, ano? Pero nakikita daw yung saya na maglingkod sa Diyos. Yung kapayapaan daw, nakikita nila sa akin. Kapayapaan ng isang tao na naglilingkod sa Panginoon. Nais maglingkod bilang pari, nais maglingkod bilang madre. Pwede pa ba kayo magpari? Pwede pang magpari? Hindi na. Married deacon. Okay. So, na-impluensyahan sa paggawa ng mabuti. Kapanalig siguro, may mga taong na-impluensyahan tayo na gumawa ng masama. Pero inuulit ko, ano, tapos na yun eh. Kahapon yun. Yun yung nakaraan mo. Yun yung nakaraan natin. Ito ay panibagong simula, panibagong umaga. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, kung tayo ay lalapit sa Kanya, at magsasabi po tayo na, Panginoon, nagsisisi ako. Lord, patawarin mo po ako. At ito'y ginagawa po natin ng buong puso. Talagang we mean it. Talagang gagawin po natin. Magbabago po tayo. At talaga naman, buong kagalakan, tayo po ay pagkakalooban ng kapatawaran. Alam niyo, kapanalig, sinabi din dito ni Jesus eh, nagpa-party sa langit. Kapag merong isang tao na nagkasala, pero nagsisi. Ganun kalaki yung pagdiriwang sa langit. Dati naka-impluensya tayo sa iba na gumawa ng masama. Dati baka naakit natin yung iba para sa magbisyo, wag na lang mag-aral, tinamad tuloy yung iba na gumawa ng mabuti, pero ngayon baka pwede impluensya natin yung iba na gumawa ng mabuti, na magsumikap sa buhay, na mahirap talaga pero kaya naman sa grasya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon. Susuko na ba? Gi-give up na ba? Magdasal muna ka mo. Yung bang na-impluensya natin yung iba na makilala ulit si Jesus, maging malapit ulit kay Jesus. At yung isang makasalanan na nagsisi, nagdiriwang ang mga anghel sa langit. Yung letter sender po natin kanina, yun yung unang payo ko sa kanya. Bago ka umalis sa pagiging katoliko for the sake of marriage. Eh kasi nga, iba rin yung religion nung pakakasalan niya. Sabi niya, ako na lang aalis para madali. Mas madali, pero may gulo pa rin yun, ano? Pero sabi ko sa kanya, alamin mo muna yung i-give up mo. Tandaan mo, diyan ka nagsiserve ngayon, yan yung simbahan na iniiyakan mo. Napakaraming milagro ang naganap sa buhay mo dahil sa pagdarasal bilang Katoliko. Napakaraming biyaya tinanggap mo mula sa Panginoon. Sigurado ka ba na ganong kadali mo mabibitawan
yung pananampalataya mo. Samantalang mula nung umpisa hanggang ngayon, ikaw ay lumalakas, ikaw ay gumagaling dahil sa pananampalataya. Yung mga nakikilala po tayong tao, ngayon lang nakilala, ganun ba talaga kadali? Yung bang alamin muna yung pananampalataya, yung bang lumalim sa pananampalataya. Kasi sa paglalim po natin sa ating pananampalataya, nai-impluensyahan po natin yung iba para mas makilala din si Jesus. Kahit nagkamali, kahit nagkasala, kung meron kang malalim na pananampalataya, alam mo eh, tatama ka, ibabangon ka, patatawarin ka ng Panginoon na hindi ka mo nagkamali, huli na ang lahat. Alam po natin yung iba na nagkamali, na akala ay hindi na sila patatawarin ng Diyos. At kilala po dyan si Judas Iscariote. Nagkasala, pero sabi niya, hindi na daw siya patatawarin. Nagpatiwakal, nagpakamatay na lang. Pero marami pong mga nagkasala. Mga apostol nagkasala. Pati si Pedro nagkasala. Pinuno ng mga apostol. Pero nandoon po yung pagbabalik sa Diyos, nandoon yung pagpapahayag ng pagsisisi, nandoon yung hangad na magbago. Kapanalig, buhay ka pa ba ngayon? Kung buhay ka pa, pwede pa. Pwede pang ayusin yung nasirang pamilya. Pwede pang abutin muli yung mga pangako na nalayo na. Pwede pa. Pwede pa ulit na magbalik sa Panginoon. Minsan kasi akala natin, when we succeed in life, we take one step forward. Di ba? Nagtagumpay. Ah, maabante. Paano pag nagkamali? Paano pag nagkasala? Do we step backward? Paatras ba yung hakbang natin kapag nagkamali po tayo? Yung sinasabi dito ni Jesus eh, kung hindi ka natuto mula dun sa pagkakamali mo, then that is a step backward. Pero kung nagkamali ka ba, pero natuto ka naman, nasaktan ka, pero mas nakilala mo ang Diyos, blessing pa rin yan. So that is a step forward. Minsan, pinapayagan ng Diyos na magkamali tayo, pinapayagan ng Diyos na masaktan tayo, pinapayagan ng Diyos na minsan, mapahamak tayo. Hindi para saktan, hindi para parusahan. Just para lang matauhan. Uy, ginagawa mo. Ba't mo ba pinapahirapan yung sarili mo? Masaya ka ba talaga dyan? Yan ba talaga yung gusto mo? Then we will realize, hindi itong gusto ko. Tapos ginagamit ng Diyos kahit yung mga painful experience. Even yung mga mistakes. Ginagamit ng Diyos yan just to bring us back to His presence para makapalik tayo sa Kanya. Hindi po ito madali. Kasi sinabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Mahirap yung pinagagawa ni Jesus, magpapatawad. Mahirap yung pinapagawa ni Jesus na paano daw nga ba kung nalulung na talaga sa masama? Baka hindi na sila makabalik. Kaya ang sabi ng mga alagad, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Ano sabi ng Panginoon? Alam nyo, kahit maliit lang, pwede na yan eh. Kahit sinlaki ng butil ng musta sa apakaliit nun, masasabi ninyo sa sikomoro, malaki po yung sikomor. Pero kayang-kaya daw sabihin sa isang malaking puno, umalis ka dyan, lumipat ka dito. Kayang-kaya mong sabihin sa malaking problema mo, alis ka dyan, lipat ka dito. Kayang-kaya mong sabihin sa malaking tukso sa buhay mo, alis ka dyan, ilalagay ko si Lord sa puso ko. Kayang-kaya mong sabihin sa malaking balakid sa buhay mo, alis ka dyan, magmamahal ako, susunod ako sa Diyos. Kahit maliit na pananampalataya, napakalaking milagro ang magagawa sa buhay mo kung papayagan mo lamang ang Diyos. Mga pananig, lahat naman tayo nagkakamali. Pero ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Huwag mo itong palalagpasin. Huwag mo itong sasayangin. Tanggapin mo ang awa at habag ng Panginoon. Magpakumbaba, magsisi,
umamin sa mga kasalanan. Tanggapin mo ang grasya ng Panginoon. Tanggapin mo ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil tanging sa walang hanggang pag-ibig ng Panginoon, nagaganap sa atin ang isang tunay na pagpapanibago. Amen. Itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtanggi sa kasamaan. Niyalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsasakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ating itutugon, Panginoon, sumamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kamangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaan, sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik-loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong kapangyarihan. Makapangyarihan naming Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay po marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibat niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalaba dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco aming Santo Papa, ni Ernesto aming Obispo, at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, o Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang gagawa ng maganda sa ating buhay. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanong naming utang na loob ang banal na pakikinabang. Inilulog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagdasal po natin ngayon ang ating mga yumaong mahal sa buhay. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob kami ay nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hostilia.
sempiter na gloria, qui vitam sii determino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama Kesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo ay manikluod at sumamba sa Panginoong Kesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Kasama natin ngayon na nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Espiritu Santo, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkakaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay at mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin, aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kami. Dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui, restet vitui.
Adem de cielo prestis tieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus. Et nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas in shambus, que vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.